Yun mga kabuting ting, welcome back again dito sa Daddy Buting Ting's mini aviary. And for today's video, eto nandito naman tayo ngayon sa breeding area ng mga lovebirds natin. Ayan, dahil i-update ko kayo ngayong linggo sa mga inakay ng mga breeders natin na ipamimigay nga natin soon. Ayan, diba? So kung paano sumali nga pala, napakadali lang, kailangan mag-like and follow lang kayo sa ating Facebook fan page Daddy Buting Ting's mini aviary. At syempre huwag nyo kalimutang mag-subscribe dito sa ating YouTube channel Daddy Buting Ting's mini aviary. Click nyo lang yung subscribe button at yung notification bell button para lagi kayo updated sa mga bagong videos na i-upload pa natin, kasama dyan yung magiging mechanics ng ipaparaffle nating mga ibon dito. So 2 chances of winning mga kabuting ting, pwede ka manalo dito sa ating YouTube channel at sa Facebook fanpage natin. Kaya pa hinihintay nyo, subscribe na kayo dito sa ating YouTube channel at sa ating Facebook fanpage, like and follow na kayo. Ayan, napakadali lang, wala pang bayad, libre lang yun mga kabuting ting, diba? So ngayon ito, i-update ko nga kayo sa mga painakay na ipapamigay natin soon. So unahin na natin yung cage number 1 natin dito. So dito sa ating cage number 1, ayan, napisa to nung April 21, ayan yung kanyang hatch date. So 3 over 3 yung napisa. So silipin na natin ngayon kung gaano na kalaki. So ngayon is May 1. So nasa 10 days old na yung inakay natin dito. Yun, malalaki na, ayan no. Diba, lumalobo na yung mga inakay natin dito. Tatlong healthy chicks. Yan, anak na ito ating parblue ewing hen, violet parblue ewing hen, at ang ating blue opaca. Yan, ayan mga sex link yung mga inakay natin dito. So pwedeng dito tayo kumuha o sa ibang breeders. Tingnan natin kung alin yung pinaka the best na pwede nating ipamigay. O dito naman tayo ngayon sa ating cage number 2. Ayan, so dito napisa na to nung April 11. So bali 20 days old na ngayong May 1 yung mga inakay natin dito. So dalawa lang yung naging inakay natin. Ayun, eto, ayan, yan. Tsaka yun, nasa dulo, malalaki na. So all visual opa ewing yan mga kabuting ting, sure ball yan, green ewing opa. Etong dalawang inakay natin dito, ayan, at parehas, malinis yan dahil yung mga magulang niya, ayan, makikinis pareho. At mga back-to-back opa, kaya lahat yan visual opa. At lahat yan, sure ball ewing opa line. Dahil yung nanay nila, yun, yung mukhang baby eagle natin dun, isang double factor ewing opa line hen. Ayan, napakaganda, di ba? So, eto mga kabuting ting, pwedeng dito tayo kumuha. Pero tignan pa natin iba natin mga painakay. So, dito naman tayo sa ating cage number 5 mga kabuting ting. Yung hatch date natin is noong April 8. Ayan, so bali 23 days old na yung mga inakay natin dito sa ating Project Pale Fallow Inbreeding. Na wala nga, nag-pale fallow, puro mga black eyed peas. Ayan, eto mga kabuting ting. Ang kinagandahan lang, na-proven na natin na split opa itong gift bird sa ating Idol Longhair TV na possible split opa lang. Yan, na sure split pale. So, ito mga inakay niya dito. Yan, mga possible split pale na mga opa line. Yan, dalawang opa pa yung lumabas. Isang green. Yan, tapos isang white beak opa. Tapos isang green series na possible split opa if cup. Possible split pale follow. Yan, so kung gusto nyo yung inbreed natin dito, pwede rin kahit na isa lang kumuha tayo dito. Yan, di ba? Comment na lang kayo pagka gusto nyo kumuha tayo na ipaparaffle dito sa mga inakay na to. Yan. Dito naman tayo ngayon sa cage number 6 natin mga kabuting ting. Palabasin muna natin mga breeders natin dito. Yun. So dito mga kabuting ting, isa na lang yung inakay natin. Ayan. Isang visual opa. Blue opa. Hindi ko pa alam kung ewing. Ah, hindi siya ewing. Ayan. Solid color siya na blue opa. Yan, hindi siya nag-ewing kasi hindi naman double factor yung nanay niya. Kaya hindi talaga lahat na magiging anak ewing opa. Yan, pero lahat opa magiging anak. Kasi mga magulang niya, mga back-to-back opa. Ayan, isang blue ewing opa at isang violet opa line cap. Ayan, so tatlo to kaso nagkaroon tayo ng casualties, dalawa. So ganun talaga, minsan di natin may iwasan na magkaroon ng casualties. Siyempre, livestock yung mga yan, may mga buhay. So pwede talagang mangyari yung ganun. So pakalagaan na lang natin sila para nun mas maiwasan natin mangyari yung ganun. Yan. So at least meron pa tayong isang blue opaline dito na napakaganda. So can be cock, can be hen. Yan. Comment kayo kung gusto nyo itong ibon na to na iparaffle natin. Yun. Dito naman tayo sa cage ng ating mga Project Opaline Ewing Misty. Ayan, bibigyan nga sana natin si Idol Homing Pigeon kaso maliliit pa eh. So dito, meron tayong tatlong healthy chicks. Ayan, diba? So, apat yung fertile eggs nila, kaso tatlo lang yung napisa. Yung isa, hindi siya successful na nakalabas ng itlog. Sayang, di ko agad nakita. Pero ganun pa man, okay pa rin, diba? Tatlo pa rin yung inakay natin dito. Kaso walang visual opa. Tingin ko walang mag-visual opa sa mga to.
So mga ano to, Ewing Misty Split O5 Cap. So sana lahat mag-misty at sana lahat eh mag-cap para maganda yung mga mutation nila, di ba? So yun yung reserve natin si Idol Homing T. John dyan ng isang cap pagka lahat yan eh nag-misty. Yan, di ba? So pagka isa lang yung misty, bibigay pa rin natin sa kanya yun. Yan. Dito naman sa ating cage number 10, eto silipin natin yung mga inakay natin dito. Yun, no? Lumilipad na. Halos lilipad na to, ha? So dito, tatlo na lang. Yan, no, nakaraan apat yan. Yung isang Parblu na mukhang Parblu Edge Opa, eh binigay natin kay Sir Dags TV. Yan, sa tropa ni Idol Homing Pigeon. So gusto daw niya mag-handfeed, kaya yun yung binigay natin sa kanya. Yung pinaka-the best na pwede natin ibigay na pang handfeed, di ba? So possible na Parblu Edge Opa yung ibon na naibigay natin sa kanya for handfeeding. Yan, so dalawang clutch to, ah. Yung isa, yun, malaki na. Yung unang clutch, tapos second clutch na lang yan, pati ito. Pati binigay natin kay Sir Dags. Itong isa medyo maliit pa. Yan, no? Pero healthy naman, di ba? Yan, lalaki pa yan. Antayin natin. So, comment kayo kung gusto nyong kumuha ng ibon dito na ipaparaffle natin soon dito sa ating YouTube channel at sa ating Facebook fan page. Ayan. So, ayun mga kabuting ting at nakita natin yung mga inakay ng mga breeders natin dito na kukuhanan nga natin ng pamparaffle natin soon. Yan, pagka malalaki na yung mga inakay natin dito. So, all in all, meron tayo ngayon 17 heads ng mga painakay. Yun yung mga buhay pa hanggang sa ngayon. Sana hindi na mabawasan yun. Tapos yung dalawa nga doon eh na-harvest na natin. Nandito na yung Parblu Ewing Opa natin at yung ating Green Ewing Opa, yung mga anak ni Aliana at saka ni Lito. So nandito sila, nagtatago. Ayaw lumabas. Pero nandito sila yan. Silipin natin konti. Yun o yun. Pati yung pamalakasan natin post dahil nandyan. Kaya sarado na natin, baka sumibat pa yan at nakabukas pa naman yung pintuan natin dito. Yari tayo nun, no? So yun nga yung mga painakay natin ngayon, mga kabuting ting. Tapos yung iba wala pa dito sa ating project Opa Line Lutino. Wala pa ulit tayong bagong clutch dyan. Tapos dito, ito konting tsaga na lang to eh. So mga May 15 pwede ko nang papasukin itong mga ibo natin galing kay Sir Jeffrey De Los Santos. Ito ang ating Blue Opa Sex Link 10 Split Peel at yung ating Green Peel na Sex Link Cap Split Opa. Yan, yung dalawa na yan. Pwede ko nang alisin yung bote ng Mountain Dew. Ayan, oh, do the Dew. Yan, pwede natin alisin yan mga May 15 siguro dahil matured na yung mga yan. So, nung December ko pa sila nakuha. So, more than 2 months na sila nun. So, ilang months na lumipas. Nung matured na yan, tingin ko nasa 8 to 9 months na sila. Yan, kaya pwede na nating isa lang tong mga to. Yan. Tapos yung iba pa natin mga breeders, eto wala pa dito, wala pa. Hindi ko pa nakikita nga nagbe-breed dyan. Pati dito, although medyo nagne-nesting na yung Project Split Opa Split Ino natin dito. Ayan, nasa loob yung ating Green Ewing Opa Hen. Diba? So magandang sinyalis yun. Ayan, so konting tsaga pa sa mga breeders natin na wala pang itlog. Tapos lahat yan ay mga nagbe-breed na nga. Diba? So dito, bagong clutch na to kay Alwina o kay Aliana pala, tsaka kay Lito. Ayan na, nakakalbo yung dibdib. Yan, so every clutch mga kabuting ting, nagpa-flock siya ng dibdib. Ginagawa niya yatang pugad sa mga inakay niya. Ayan, oh, nakakalbo si Lito. So dito, meron tayo ngayon tatlong fertile eggs yata. O, hindi ko nagkakamali, pero huwag na natin silipin ngayon. Tapos dito, napakaganda. Meron tayong magandang breeder dito sa ating Daddy Buting Ting's Mini Aviary. Dahil ito, first clutch ng mga breeders natin. Pero fertile agad lahat halos. So 4 out of 5 fertile yung unang clutch ng ating basal pair dito na Parblu Opa Edge at yung ating DF Violet Ewing Opa. Ayan, no? So basal yung mga yan. First time nila mag-breed pero ang ganda ng breeding nila dahil halos nag-fertile lahat ng itlog nila. Ito silipin natin, ha. Kuha tayo ng flashlight. Ito meron tayong pen light dito, pan-check ng mga fertile egg. So ayan yung mga itlog niya. Diba? 5. Ayun yung isa, yun sa sulok. So etong isa na to, fertile. So fertile din. Fertile, fertile. Yung isa, yung isa parang nag-fertile din, ah. Ah, hindi. Ayan, no? So yung isa, clear. Diba? So 4 out of 5 fertile. Tapos basal pair pa yan, ha. First time nila yan. Parehas nilang first time yan na mag-breed. Etong dalawang ibon na to. Medyo natagalan lang tayo dito sa dalawa na to. Pero nung ginamitan natin sila ng 10 bio probiotics, ayan, successful na i-breed natin sila. Tsaka nung nilipat natin sila ng pwesto, dati ayaw nila doon sa pwesto nila. Ngayon dito, mas komportable sila at nakapag-breed na nga sila ng successful. So first clutch, 4 over 5 kagad yung binuga ng mga ibon natin dito. Ayan, mga back-to-back opa pa yan.
Diba? So, napakaganda mga kabutingting ng unang clutch nila. Pag gaganyan, eh, good breeder. Magandang breeder yan dahil nagfe-fertile halos lahat ng itlog. Ang dami pa, diba? Lima ako magbuga. Yung iba, apat lang. Tatlo, apat. Ayan. Diba? So, napakaganda. Quality breeder yung meron tayo dito sa ating mga back-to-back opa. Ayan. So, yun mga kabutingting yung update natin today sa mga inakay na mga breeders natin. Dito sa ating mini aviary. Ayan, so konting tiyaga pa, konting hintay pa at lalaki rin yung mga painakay natin na to at ipaparapol nga natin sila dito sa ating YouTube channel at sa ating Facebook fan page. Ayan, kaya dapat lagi kayo nakatutok dito para alam nyo kung kailan yung parapol natin at kung alin yung mga ibon na pipiliin natin dito na ipaparapol natin. Siyempre, pipili ako ng magaganda, yung the best para sa inyo mga kabutingting, di ba? Kaya ayan, ang dami natin breeders dito na pagpipilian ngayon ng mga inakay. Yan, di ba? So, subscribe na kayo sa ating YouTube channel, Daddy Butingting's Mini Aviary. Click yung subscribe button, pati yung notification bell button para lagi kayo updated. At para nun eh, alam nyo rin kung kailan yung raffle natin. Pati doon sa ating Facebook fan page, yan, like and follow na kayo mga kabutingting. Dahil nga magpaparaffle din tayo doon. 2 chances of winning. Yan, dito sa ating YouTube at doon sa Facebook fan page. Yan, di ba? So, yun na muna yung video natin for today. Like, share, and subscribe. Ingat, mga kabutingting.